Okay guys, welcome ulit sa ating bagong episode ng Final Fantasy 4. So, hindi ito yung Final Fantasy 7 na nilalaro natin dati, naka-Rises Core. So, sinubukan ko itong Final Fantasy 4. Ito kasi yung isa rin sa mga magandang episode ng Final Fantasy na nakita ko. Yung version 4 nila. So, kung makita nyo, meron na akong, kasi tinesting ko na ito kanina, pero mag-yugi ulit tayo. Overrate na lang natin yung test ko. Okay, so, umpisa na natin guys. Ah, syempre normal mode muna tayo kasi mahirap na yung hard. So ito, so ito nga palang sasakyan na to is airship kung tawagin dito sa World of Final Fantasy. So si CSU, siya yung ating bida. Okay. So guys, tinanggal ko ulit yung audio nung mismong game. Pero syempre, naka-on yung kanyang subtitles para mabasa nyo yung pinag-uusapan ng mga bida dun sa loob. So kinuha nila yung crystal dun sa isang lugar ng walang kalaban-laban. So, Misidia yata yung pangalan ng lugar na yun. So, itong Red Wings, ito yung parang special army. Itong Kingdom of Baron. At ang namumuno sa Red Wings ay itong si Cecil. Cecil. So, ang isa siyang Dark Knight bata. So yun, nag-aanin, parang kino-question siya ng mga tauhan niya kasi nga doon sa pangyayari nila doon sa Misidia. Uy, may halima. So ito guys, tulad ng ibang original Final Fantasy, ganito yun ang labanan niya. So pwede mo siyang parang hihintayin mo yung timer, dito yung liwayt. Saka pwede tumira. So, ang kagandahan nito, meron siyang auto mode. So, try natin yung auto. Para hindi na tayo pipindot. Atak na ng kusa yan. Okay. So, yun yung basics ng battle scene. So, meron tayong nakuha item, Phoenix Down. Ang Phoenix Down is yung pambuhay pagka na namatay ka dun sa labanan. Okay, sige. Ito nga pala ay remake na itong version na to. So ito yung lumabas na version sa PPSSPP, pero itong ating binilalaro, yung install natin is Android version. So mabibili nyo siya sa Google Play. So 800 plus yata yun. So sulit naman pag bilhin nyo. So yan, nakatira sila dun sa kaharian nila. Okay. Sino yung baiga na to? Parang masyadong bossy. Siguro siya yung pinaka-chanchalor kung tawagin nung araw sa mga kaharian. Parang PA, personal assistant nung hari. Your Majesty, if you... Okay. So, sip-sip pala tong si Baigan doon sa hari. Pero sabi nga ng hari, mas importante daw yung crystal. So, pinapatawag niya pa rin si Cecil. You brought me the crystal. So, ito nga pala is, siyempre, Final Fantasy. So, more on, animations din. Ayun, so water crystal pala yun yung kinuha niya dun sa Misidia. Ito kasi kung nalaro nyo guys yung Final Fantasy 1, 2, 3,
So ito yung pang-apat. So yung crystal kasi is yung elemental, yung water, fire, wind and earth. Yun yun eh. Parang yung skill ni Avatar. So yun, ano yun, sabi niya ka-trader daw sa kanya si Cecil. So tinatanggal siya dun sa pamumuno ng Red Wings. So okay. So bigyan siya ng mission. So dun daw sa Mist Eidolon. Na Eidolon yata ito yung alam niyo guys, yung ano, yung sa sabi ko ng dad, mga summons, mga dun sa ibang Final Fantasy. Sa dito nga pala ay Eidolon ang tawag doon. Kung magsasummon ka, yung creatures na lalabas doon is Eidolon yung tawag nila, mga spirit gods. Tulad nila doon sa dating nilaro natin sa Final Fantasy 7 na Crisis Core, si Ifrit, si saka si Bahamut doon sa episode, doon pala sa available episodes. Mga pala guys, yung mga hindi pa nakapanood nung Crisis Core na Final Fantasy, makikita nyo syempre siya doon sa channel ko. So panoorin nyo. So hindi naman siya connected, pero meron siyang pagkakaparehas na konti. So syempre yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo ah. Then share nyo yung mga video, comment, syempre like. So ito ah, so balik tayo dito. So sinamahan daw siya nung kaibigan niyang si Kane. Parang siya yung best friend ni Cecil. O si Cecil, siya yung may hawak sana, di ba? Sa Red Wings. Si ano naman, si Kane, siya yung dun sa mga dragons. So, kung dragons, dragonite, siyempre to. Ito si Kane, ito si Kane, no? Okay. So nag-train lang pala siya sa Dark Sword dahil hiniling nung hari. So kaya siya naging Dark Knight. Hindi niya talaga ginusto 'yon. Okay, sige. Anyway, okay. So ito yung memory nilang dalawa. So kahit pala sa mga training, magkasama silang dalawa. So si Kane sa spear at si Cecil sa sword. So ang tunay na palang pinuno ng dragon sa tatay ni Kane. So kaya kalang siya daw yung magmamana nun. Fight to win this time. Okay. So yun. So ibig sabihin pala si Kane is talagang ginusto niya maging leader ng dragons, pero itong si Cecil ay napilitan lang dahil hiniling sa kanya ng hari. Ngayon may sumisingit na dragon soldier doon sa gilid. Okay, sige, medyo tayo dito. Baron Castle. Sleep, natutulog yung guardia. Tapos todo tangin nakita niya kasi pinuno si Cecil, pinuno ng Red Wings. Okay, sino to? Kasi mukhang secret door to eh. Yan o, kasi yung may chest. Pinditin ko daw to. Okay, pintuan. Kunin natin naman ng chest. Kasi may mission tayo kinabukasan daw ng umaga, sabi ni King. Para kalabanin yung isang Mist Eidolon. So Mist type, hindi ko ngayon ko lang na ano yung Mist type. So
hadakan muna daw natin magpahinga doon sa kanyang chamber. Kaya punta tayo doon. Oops. Sino to? Oh, Rosa, White Magic. White Mage of Baron. So, White Mage. Ito nga pala, guys. Meron kasi yung ano to, mga White Mage, Black Mage, at Red Mage. So, itong White Mage ay more on support and healing. Then, yung mga Black Mage, siya yung more on attack. So, yung mga tatira ng fire, blizzard, yung mga ganyan. At yung Red Mage ay kaya niyang gumawa ng both support and attack. Pero hindi kaya ng Red Mage yung pinakamalakas na version, mga tier 4 magic. So alam ko mga hanggang tier 2 lang ang kaya ng Red Mage. Hindi tulad ng Black Mage, hanggang doon sa max tier noong isang element na attack niya. Ay, itong tsurang ito yung Black Mage. So, ito ay yung White Mage. At iyan ay Black Mage pa rin. At bira kasi yung Red Mage. So, kalimitan is White and Black lang. Hindi ko lang kung makakita tayo ng Red Mage dito. Kasi dun sa Final Fantasy 1, meron nun. So, pwede kang mag-choose ng character dun eh, na ano yung class. Siguro susunod daw natin yung una. Oh, sino to? Ay, Seed Airship. Ito yung, pag sinabi mong Airship Fitmaster, siya yung parang mechanic. Siya yung gumagawa ng mga airship. So yung airship dito is yung kanyang sinakyan nila si Cecil yung umpisa. Yung para siyang barko, pero lumilipad naman siya. So hindi ko lang kung pwede rin sa ano yun, sa tubig, kung para 2-in-1. Parang water type din. Lilipad. Hindi ko alam eh. So tropa sila dahil syempre ito yung si Cecil ang tagagawa ng airship, tapos si Cecil yung sumasakay dun sa airship. Ayan o. Mayroon siyang idolon na mission. Sinabi niya kasi yung nangyari dun sa hari. So, parang naghihinala rin si Cid na parang may ibang nangyayari dun sa ano, sa King Gita. Tapos natutusan daw siya gumawa ng bagong airship na mas malakas. So, ayun. Iniisip niya baka daw gusto makapagdigmaan ng king nila. Ng King of Barons. Okay. It's the best way of meeting. Oo nga pala guys, so bigyan ko kayo ng isa pang trivia ulit regarding Final Fantasy. Sabihin nyo naman eh, bakit naman kasi hindi nyo nilaro mula Final Fantasy 1, tapos sunod next yung 2, yung 3, tapos yung 4. Actually, pwede ko siyang gawin ganun, pero syempre, hindi naman kasi siya, wala siyang kinalaman doon sa mga storyline. Mga stand-alone, ano siya. So, kahit anong unahin ko, ay hindi naman siya affected sa storyline. So, naming way. Pagtot ay pangalan. Syempre, try natin. Lagay ko yung, syempre, Roski. Para mawala din yung Cecil, para sa pangalan ng babae. So, suros kita yan. So, ba? Ba't di kayo palitan ng pangalan? Sabi nga niya, tagapalit nga daw siya. Ayun, niloloko yata tayo itong rabbit na to. Ayun, sinasabi na. Hindi daw niya kayo magpalit ng pangalan. So, okay. Mag-i-resign na lang daw siya pag sa pagiging naming way. Wala natin yan. Ano yung rabbit na yun? Wala siya dun sa ano ito eh. Kasi nilaro ko na yung version ito ng sa Game Boy Advance version. So, parang parehas naman yung map. Iba lang yung ano kasi yung pixelized. Ito is medyo 3D na.
ito. Ito na yung ating kwarto. Sesos chamber ang sabi nyo. Ayan. Ano naman ba itong drawer na to? So, okay. Step tayo dito sa kanyang bed. So, animation ulit. So, bakit dalawa yung moon doon sa bibintana? Ito, nag-iinala siya kung nangyari doon talaga sa hari eh. Ah, okay. So, yung hari pala yung ampun lang pala siya ng hari. Itong si Cecil, ginawa siyang knight. So, bakit daw nagbago ugali ng hari? Ganun ba talaga kalagay yung crystal na pinakuha sa kanya? So, yun o, dalawang buwan, sa malaki sa maliit, tapos pare ang tsura. In our orders or no, there's the forgiving what you... Okay. Oh, yun to. May parating. Oh, yung white mage, si Rosa. First sent a message. Okay. Blah, blah, blah. Basahin nyo na lang guys ha. Ayoko lang basahin. Kasi kaya nga nilagay ko dyan yung ano eh. Yung subtitles. Kaya nga sabihin kay Rosa yung mangyari dun sa Visidia. Crystal, the crystal. Okay, pag hadan. Yan nga, walang kalaban-laban. Yung taga, yung mga Misidians. Misidians yung tawag dun sa taga Misidia. So, ayan. You're a good man, Cecil. I'm a coward. Ayan. Duwag daw na hindi kayang sumubay sa utos ng kanyang hari. Siguro, jowa siguro ni Cecil itong si Rosa. Oh, sinasabi lang nga ba eh. So, sino the idol, isn't he? Okay. If anything were to happen to you, I couldn't... Tuldok. So, yun, kaganda dito kasi sasamahan naman tayo ni Kane. Kasi, yung idol doon, ano yun eh. Parang alam nyo doon sa crisis pero yung si Ifrit. So, medyo mahirap yung labanan kasi parang boss type yun eh. Kasi, ano siya eh, summon. So, buti na lang dito kasama natin si Kane, which is, siya yung pinuno ng dragons. So, parang dalawang hero gagamitin natin. Okay, maganda yan. So, nag-aalala lang pala lang si Rosa kay Cecil. So, okay. So, okay na pa tong animation, pero maganda yun para makuha natin yung story. Ito na. So, ito yung kinabukasan na siguro. Ito yung umaga. Lalakad, jeez. Ayun, okay mo kaya. Ayan na. So, pupunta na siya doon sa kanilang mission. Doon sa Mist Idolon. Full armor na si ano si Cecil. So, ba't ganun? Wala silang kasamang alagad. Marami nilang alagad, diba? May doon sa Red Wings, dami ng tauhan doon. Siyempre, itong kay Kane sa mga dragoons, soldiers niya. Ba't ganun wala? Talagang dalawang tao na talaga pinadala niya, ano? Ni nung King of Baron. Kasi pangalan yung King of Baron. Nagaya na talaga doon sa kanya is King of Baron ng tala niya. Okay. Ayan. And so Dark Knight Cecil stripped off his command of the Red Wings and set out to the distant Valley of Mist. So kinakwento lang pala. And together with Kane, commander of the Dragons, who would pursue a faceless query and a chance for redemption. The advent of the airship had marked the realization of mankind's most ancient dream. But man is a creature seldom sated, and he was... Hindi ko nabasa. Bilis. Sige, case kayo na lang magbasa.
to. Tama, bakit nga kasi hinahanap ng king yung crystals? Meron. Okay, actually alam ko bakit may monster, pero baka spoiler, hindi ko na nasa. Ano yun na lang natin sa next, mga next episode pa. Ano naman yan eh. So, yung twist elemental crystals. Actually, connected siya sa mga monsters, pero paliwala. Okay, dito sa world map. So, save muna tayo kaya. Kasi, pag kasi may save point at sa world map, doon ka lang pwede mag-save. So ito yung save ko nung una, so ano na lang to, overwrite ko, ulitin natin, inulit ko kasi. Yan. Pwede ka dito mag, ano, mag-save sa cloud, kasi Android versions to. Ito, set, ito yung setting ko, actually hindi ko mag-inaw kasi yung mismo, hindi naman yung game ang tinanggalan ko na. No? Pabilis lang natin yung battle speed, ayoko naman ng 1, gusto ko lang silagay sa 2. So gusto ko yung battle muna natin, yung waiting lang. Ayoko nang active yung baka kasi mauna tayo yung tira ng kalaban. So ito, tingnan ko okay na to. Game speed lang mag-going. So punta tayo dito sa may kalaban. So ito nga pala, kanya-kanya ng technique itong mga ito, may mga skills na para kunyari ito si ano, dark skill, tapos si Kane meron man jump skill. So saka lang natin ito gamitin pag kasi ito mga mobs na ordinary mobs lang, hindi naman natin kailangan gumampit ng malalakas na skill, so normal attack lang tayo. So punta tayo dito sa village, dito sa di ba village, city to, city of Baron. Ito nga pala guys, kung lalaruin nyo, pwede kayong kausapin lahat itong mga AI na character, mga ganyan, mga bystanders, kasi makakuha kayong information sa kanila. Pero dahil gameplay tayo, hindi ko na siguro kumpetuhin. Parang ang goal natin is matapos natin yung mismong game. Bili tayo ng tent, kasi ang tent is maka ano ng health, restore ng health MP. So syempre potion, pag naglalaban tayo wala pa tayong potion. Bili tayo ng 10 siguro. Okay, 10 na lang. May pera naman tayo, saka nga yung tent. Ang tent ay kasi 100 do 230 pera na. Bili tayo dalawa. Okay, ito sinabi lang ko para saan yung mga items na binibenta nila. So, punta tayo dun sa ating mission. So, hindi ko alam, baka manigot. Ay, saan ito? Ito, dead end. Auto battle na lang natin ito. Siguro naman hindi sila malakas. Tinitira nila, bakit nagmimiss, may umusok-usok sana eh. No effect naman sa atin yung big attack nila. Naging bato si Cecil. Isa na lang naman eh, try natin. No effect, ay naging bato. Talo tayo sa labanan. Hindi pala pwede na auto battle. Ayan, game over tayo guys. Okay, continue na lang natin. Nawili ako sa auto battle. So yan, may kalaban. Bawin na lang natin sa susunod. Ito ako ganito kasi wala, ano naman to eh. Pwede na may continue ulit. At least nalaman nyo guys na hindi pala pwede lagi naka auto battle. Pero ito, sumok na natin yung auto battle dito sa mobs na to. Ngayon kasi, doon lang natin siya nakasalubong eh. Meron pa silang skill na ganun. Mapipetrify ka. Actually, meron doon na item na pang-untap doon. Kasi meron talagang ganung kalaban na minsan on the spot, mapipetrify ka. So,
So yung item na pang disable nung attack na yon is yung maiden's kiss. Maiden's kiss, ay hindi pala maiden's kiss, eye drop, sorry. Maiden's kiss nga pala pag naging palaka ka. So ang tawag is eye drop. Actually mayroon tayong eye drop kanina, nakuha na natin, diba? Pag na-petrify ka, use mo yung item sa yung kampi mo gagamit, ha. Lalagay, kunyari, na-petrify si Cecil, si kinagagamit ng eye drop, tapos i-use kay Cecil. So, parang, ganun yung, ano ito, madaan ito. So, guys, later on, makikita nyo lahat yung mga yan. Hindi naman kasi masyadong kailangan ikat itong game na to, kasi, oh, ito na naman sila. Na, serious mo tayo. I-manual ano natin. So, ito yung jump skill. Okay. Baka kasi mapetrify na naman. So, jump tayo. Namaray na yung sun. Okay. So, ayun. Ganun kalakas yung hit ng jump skill. So, attack ulit tayo. Attack lang, isa na lang to. Kayang-kaya na yan, sure kill na yan. Okay, tapos natin itong isa. Ito na yung cave. Oh, nandito naman si naming way. Okay. Okay. Ba't sila nang susulup itong rabbit na to dito? Nag-iba na pangalan siya. Mapping way na yung pangalan niya. Kasi hindi nga naman siya makapag-ano ng ano, ng kanyang makapagpalit sa pangalan. So, mapping way na. So, yung magbibigay ng mapa. Tingnan natin yung map. Ayun. Okay. Effective naman yung map niya. Naging mapping way na pangalan niya. Punta tayo dito sa taas. Oops. Tingnan animation. Leave this place. What's there? So, ito yung chest box. Kunin natin. Potion. So, oh, may kalaban lang dito tayo. So, atak-atak lang muna siguro. Actually, ganito yung ano eh, ganito talaga yung style ng mga labanan dito. So, parang alternate, ikaw muna ititira, kaya minsan yung kalaban na una. So kung titingnan, napakadali. Pero habang tumatagal, lalo na yung pag mga boss fight na, lalo yung parang pagkahahaba na ng buhay ng mga kalaban mo, kailangan mo nang mag-build ng skill combination ng mga characters mo. So sa ngayon, dahil umpisa pa lang, atak-atak lang tayo. Parang yun, okay, nag-level up si Kane. Siguro yung mga Final Fantasy players na intindihan yung gusto ko sabihin regarding din sa battle style ng Final Fantasy. Pero alam ko doon sa mga hindi pa naglalaro, parang sabihin yung inap, madali naman pala yung labanan yan. Pero actually, oo, madali, pero pag tumagal, mahirap din. So, ang masasabi ko lang, itry nyo din siguro itong laruin. So, actually, pag binili nyo sa Play Store, kaya nyo naman, nasa 800. Pero syempre, sa mga bata, sabihin nyo muna sa mga parents, yung baka, bili kayo ng bilhin kung ano-anong games dyan. Hindi ko masinabi na wag nyo bilhin. Pero kung recommendation, may re-recommend ko naman sa inyo na itong game na to kasi okay siyang laruin.
lang kung may enjoy nyo. Saka yung storyline kasi. Bali kasi sa ibang game, iba yung storyline pagdating sa Final Fantasy. More on story. Basta, mahuhook kayo sa story. Okay. Siguro ito na yung boss fight. So, ayan na. Kalabanin natin siguro itong boss. Ayan na yung Mist Idolon. Ayan, Mist Dragon. Oh, yeah. So, parang kalaya siya ni Ifrit sa ni Bahamut. So, siyempre gamitin natin ng mga skill natin. Okay. Jump. Ito, dark. Itong gamitan na ano. Itong darkness nga pala na skill is pa, ano siya eh. Buff skill siya. So, tingnan natin ano ang gagawin ni kung nakita nyo yun, multi-slash ang ginagawa niya habang may buff siya nung dark. So, tingin ko ito lang gawin pattern. Jump kay Kane, tapos buff skill. Okay guys, pag nag-miss type siya, pag nag-miss yung dragon, wag natin atakihin kasi meron siyang tawag dito, counter na ibabalik sa atin. So, pagka naging dragon ulit siya, saka tayo atake. So, okay, jump tayo ulit. Pero yung naalala ko kasi, baka pag jump natin, kasi may skip ng ano eh, ng one attack si ano eh, si Kane pag nagan. Baka kasi maging miss, saka lang tumama yung jump natin, doon tayo delikado. So, bahala na. Pero hindi man siguro tayo mamatay ng one hit. So, basta jump kay skin at attack ulit. Bawasan tayo. Item tayo. Item. Gamit tayo ng potion. O nga pala, itong pag nagamit tayo ng darkness, meron nga palang bumabawas din si meron ding nagsasuffer din ng nag-inflict din ng damage kay ano kay Ceci. So mag-heal muna tayo. Ito sinasabi ko, nag-miss yung dragon, si Kane nandun sa taas kasi nag-jump skill ito. Ayan. So ayan, freezing mist, yun yung counter, babalik sa atin yung hits. Sayang yung potion. At least nag-potion tayo kundi. Patay. Grado nang matay dito sa battle to si Cecil. So potion lang muna tayo ngayon. So tingin ko kailangan pa ng isa pang heal, isa pang potion ulit to si Cecil. Parang so heal lang natin. So i-potion natin. Okay, mag darkness buff ulit tayo. Tapos jump ulit tong kay. So okay, jump ulit. Then attack tayo. Matagal kasi ng turn eh. Siguro set up ko na ng yung kanina yung set up natin. Madal ko ng 1 yung at yung ano, yung battle speed. Critical. Ayun. Okay. Sa wakas, natalo natin ang isang idolon, ang Mist Dragon. So, tawag natin itong boss dito. So, tingin ko, pwede natin nang ikat itong recording. Pero syempre, mag-save muna tayo. Hindi naman ito may monitor na pwedeng save anywhere. So, or tapusin muna natin yung mission. Kasi, okay, tingin ko, save lang muna natin pero hindi muna natin ikat itong recording. Tapusin muna natin yung mission dun sa hanggang dun sa Mist Valley. Parang tapusin lang natin yung mission natin. So para yung episode 1 natin complete yung ating first mission. So natalo natin yung Idolon, then ihatid daw yung ring dun sa Mist Valley, yung parang village dito sa low area na to. So after noon siguro saka na natin ikat yung ating recording. So yun yung ating episode 1. Okay guys, diretso muna natin to. Yun, level 12 na si Cecil. So oh, ito na. Malapit lang pala doon sa labasan ng kid. Anyway, anong nangyari? Yung ring na di-deliver niya dapat ay
ano to, mga bomb monster to, ah. Okay. So, well, ito pala yung balak ng hari. Papawasak niya yung buong village nang walang kalam-alam itong dalawa. Oh, yun nga, tama. Tama ang hinala ko. So, ayan, nagagalit si Cecil. So, parang tinredor sila noong hari. Sabi, mission daw. Pagpunta dun sa village, automatic, magkakaroon pala ng parang self-destruction dun sa ring. Nilalabas ng mga monster bomb at susunugin yung buong village. So, sino to? Ayun, idolong summoner. So, ang nagsummon pala noong Miss Dragon ay itong nanay nitong bata. At pag namatay yung dragon, mamatay din yung nagsummon. So, yun pala nangyari. Okay. Okay, so basahin nyo na lang yung subtitles. Para maintindihan yung story. So, yung salita ito pala itong village ito is mga summoners, mga idolon summoners. So, malamang yung batang ito marunong din mag-summon ng idolon. So, nagkatalo yung dalawa dahil utos nga ni Hare ng King of Baron ay ubusin ng lahat nung nakatira dito sa village ito. Okay. So, parang sinusubukan siya ni Kane kung ano pipiliin, yung hari o itong okay, sige, sige, naintindihan nyo naman yung story. Okay, sige lang, after nito guys ay cut na natin. Tingin ko kasi mahaba na masyado yung recording natin. Ay, sumaman ng bat. Eh, paano ba naman sila yung tagsunog dun sa ano, diba? Sa village. Tapos sila pa yung pumatay dun sa dragon ng dun sa idolon at sinama ng nanay niya. So parang lumalabas. Oh, ano to? Ano to? Battle na naman. Sama natin yung bata. So, ito yung sinasabi nating mga hindi mo inaakalang ikakat ko na sana yung recording eh. Pero sige, after na lang. Sino to? Gaia's Rat. So, okay, ito ay si Titan, itong idol na to. Tulad ni Ifrit, ang kanyang special skill is Hellfire, at ito namang kay Titan is Gaia's Rat ang tawag. Okay. So, nabiyak yung lupa. Okay. Ganun kalakas si Titan. Intensity number, ano kaya yun? Nabiyak yung lupa eh. So, nung wala ng malis si Cecil, okay, nagigising na siya. Ito yung button. Sinamon niya si Titan, pero hindi niya kinaya yung attack ng sarili niyang summon. Siguro nga dahil bata pa, hindi pa niya siguro masyadong master. Ay, nawawala si Kane. Ano nga naman, hindi siya pwedeng tumagtagal doon. Baka kainin sila ng lupa dyan. So, okay. Sinama ni Cecil yung bata. Okay, okay. Na-control na naman natin. So, siguro dito save na natin. Tapos, cut na rin natin yung recording. Siyempre guys, medyo mahaba na to. So, ayan, dala tayong kasama dun. Mukha naman ni Cecil. Okay, so, cut na natin tong recording na to. Sorry, napindot ko yung ano. Hindi ko lang kasi yung oras, so, mahaba na rin. Ang mangyayari kasi dito guys, actually gusto kong i-live tong game na to, pero hindi ko ma-live kasi kakunti pa tayo. So ito, so, kaya guys, abangan nyo yung ating episode 2. Syempre, para malaman nyo yun, i-click nyo yung notification bell para malaman nyo kung kailan ako nag-upload.
Siyempre, kung sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Share nyo rin yung video. So, okay, ganun lang. Ganun kasimple. So, guys, bye-bye. See you next time. Thank you.